Muli nating pakinggan ang serbisyo OFW's Malaysia. Basahin na, samahan niyo ako ha. Malaysia Immigration, may bagong abiso mga kabayan so, ukol sa mga Pilipinong napaso ang visa sa taong 2020. Yung isang slide natin kanina. Oh, yung isang slide yan. Oh, asan ba? Hindi yan, di ba? Hindi yan. Hindi yata napakita ng maayos. Sige partner, tuloy lang tayo. So mga ito mga kabayan, no, isang bagong abiso naman po. Ito latest lang to partner na nilabas. No, Malaysia Immigration, may bagong abiso ukol sa mga Pilipinong napaso daw ang visa sa taong 2020. So natatanda natin partner, naglabas ng abiso ang embassy noong January 1. Nang sabi daw nila, January 1, basta na-expired daw ang visa mo January 1, 2020 hanggang ngayon, mag-apply ka na daw ng special pass. Yun yung unang abiso nila. Ngayon, binago nila yung isang araw lang partner. No? So ngayon, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Alinsunod sa pinakahuling abiso ng mula sa pamahalaan ng Malaysia mga kabayan, ang mga may hawak ng tourist visa na nag-expire simula noong Enero 1, 2020 ay maaaring mag-exit ng Malaysia nang hindi kailangan ng special exit pass. Yan, pabasahin natin partner, ha? Nandiyan sa next slide. Yan. Ano yan? Okay, basahin natin yung yan. Ayan, okay. Yan pala eh. Ulitin natin partner, yan. Oh, alinsun. Ay, ito pala yung bagong abiso, di ba? Oh, ito yung pinakabagong abiso. Makinig kayo mga kabayan ha, sa mga nag-expired po ang visa, ang tourist visa ng buong taong 2020. Ito po ang bagong announcement para sa yan, inyo. Yan, alinsunod sa pinakahuling abiso mula sa pamahalaan ng Malaysia, ang mga may hawak ng tourist visa na nag-expire simula noong Enero 1, yan oh, nakikita natin. 2020 ay maaaring mag-exit ng Malaysia nang hindi kailangan ng special exit pass. Oy! So, ibig sabihin, partner, yung mga nag-expire daw last year, buong 2020, kahit anong date pa, basta 2020, hindi mag-apply ng special pass, uuwi na sila ngayon. Yan ha? So, wala nang special pass, mga kabayan. Wala nang hassle, ha? O, ano yung susunod natin, partner? Mga sumusunod na kondisyon upang hindi mag-apply ng special exit pass ang mga Pilipinong napaso ang visa simula Enero 1, 2020. Ay, may kondisyon pala. May kondisyon. Ano yung kondisyon, partner? Ano yan? Okay. Pakita natin. Mayroon ba yan? Mapakita yan? Yung screen. Ayan. Ayan. Okay, mabasa natin mga kabayan, sabay-sabay po tayo. Oh, yan. Number one, ito yung condition mga kabayan, may hawak na valid passport. Yun. Pangalawa naman, ang pitsa ng pag-alis sa Malaysia ay hindi lalagpas ng 14 na working days mula sa pagtatapos ng Recovery Movement Control Order o RMCO sa Marso 31. Ayun. So hanggang March 31 lang ang palugit nito, partner. No? Oo. Kung may pagbabago, i-announce na natin, tutok lang po kayo mga kabayan. Ha? Okay. Ito na naman, abiso publiko, mahalaga din ito mga kabayan. Mga pa, hindi, ha? Ito, mga hindi sakop ng naturang abiso ng Malaysia Immigration. Ayan, ito, mga hindi daw sakop. So yung abiso natin, may mga hindi sakop yan, partner. Hmm. So ano kaya yung mga hindi sakop? Ano yan meron dyan? Napakita na, no? Okay, number one. Ayan. Oh, mga Pilipinong may hawak ng mga Pilipinong may hawak ng visit pass temporary employment o PLKS. Okay. Nako, sabi-sabihin yung mga may hawak po ng PLKS, mga kabayan, ano po yung ibig sabihin ng PLKS? Makikita po natin sa screen. Visit pass temporary employment. Medyo nagkamali lang yung numbering nung na-edit. So, ang ibig sabihin po ng PLKS, Visit Pass Temporary Employment, mga kabayan, marami pong may hawak sa atin yan, yung mga kababayan natin. Kung gusto niya pong umuwi, so, meron pong ibang strategy o may iba pong procedure na ipapasagawa po ang Malaysia Immigration bago po kayo payagang mag-exit ng Malaysia. May nagtatanong partner, Sir Arne, may flights na ba papuntang Pilipinas ngayon? Meron naman po. Meron? O, depende po sa airline na inyo pong a-applyan. Mostly PAL. Okay, at ganun din, may nagtatanong partner, magla-lockdown po ba ulit ang buong Malaysia? Naka-lockdown man tayo hanggang March 31. Hindi lang po hard lockdown. Semi-lockdown lang po. Semi-lockdown. Pero may mga SOP po. Nasa lockdown pa rin tayo, pero hindi po katulad. Siguro inaisip nila partner yung hard lockdown kasi ang daming cases eh.
MCO talaga, Enhanced Community Movement. So wala pa pong announcement ang Malaysia government na nasa ilalim po tayo sa EMCO o Enhanced Movement Control Order. Tayo po ay nasa conditional. Ibig sabihin, may kaigpitan lang po. Hindi total higpit, pero may kaigpitan ang mga SOP. Okay, yung kanina pa, balik tayo kanina. Yung pangalawa, ano yung kanina? Pangalawa, mga nag-expire daw ang mga nag-expire, mga hawak na visa bago ang taong 2020 ay hindi sakop ng abiso ngayong araw. Yan na, yung mga overstay po yan. Yung mga overstay po, hindi po kayong sakop ng abiso namin tonight. Mga kabayan, ano ibig sabihin partner ng overstay? Yung mga nag-expire po ang visa before 2020, yung year 2019, year 2018, pababa, hindi po yan kasama sa abiso namin tonight. Mga overstay po yan. Ibig sabihin po, kayo po ay dadaan sa proseso ayon po sa ibinigay ng Malaysia Immigration Department. Okay, ito ang payo natin, diba, partner? Ito na? Yan, sige partner. Okay. Payo namin dito mga kabayan ano, sa Servicio FW Malaysia, para sa mga overstay. Kasi marami na yung mga kababayan ngayon na nagtatanong kasi overstay na po sila. Mag-avail po kayo ng repatriation recalibration program. Correct. Dito ng Malaysia. Mm-hmm. Sa Malaysia Immigration upang ma-issuehan po kayo mga kabayan ng special pass. Yan. Tapos gamit pa rin yan ang STO, appointment upang maka-avail po kayo. System Termojanji Online. Yan ang ibig sabihin. So, kung gusto nyo pong umuwi, yung mga overstay, mag-avail na po kayo habang may panahon pa sa recalibration program ng Malaysia Immigration. Huwag po kayong matakot, mga kabayan, dahil gusto nga po ng Malaysia, mapauwi na yung mga overstay. Yes. Kaya po, hindi na nila hahadlangan yung pag-uwi ninyo. So, kung natatakot po kayo na makulong, wala pa naman pong naulat na nakulong, mga kabayan. Actually, parte nag-ongoing na yung mga nakakuha ng mga nagbayad na ng compound. So, pero yun yung mga kabayan, no? From 3,000. Magiging 500 na lang po ang babayaran nyo kung kayo po ay mag-a-apply ng recalibration program ng ating Immigration Department. Yan. So mag-avail na po para makatipid po tayo. Yung mga gusto na po umuwi na overstay. Ha? Ako si Panyang, nagtatanong dito mga kabayan, pero pwede pa din umuwi ba po? Umuwi ang mga may flight na this month kahit may CMCO? Thanks. Pwede po. Oh, pwede. Pwede po. Everyday yata may flight na eh. Yes, yeah. Oh. Basta may flight po, nagpapauwi pa po ang Malaysia. No? Kaya nga po tayo nag-aabiso ng mga mag-exit eh. About po sa pag-exit yung abiso natin ngayon dahil open naman po ang pag-exit ng mga Pilipino sa Malaysia pabalik sa Pilipinas. Wala pong harang yan. Yes. No? Except na lang kung mag-heart lockdown ulit, partner. Yes. So wag niyo na pong antayin na mag-heart lockdown dahil hindi po magkaka-heart lockdown ng Malaysia.